Back to my YouTube channel. This is me again, Albert. So for today nga, pag-uusapan natin is about gamutan sa sakit na tulo ng lalaki. So ano-ano nga ba ang mga gamutan sa sakit ng tulo ng lalaki? So yun po yung pag-uusapan natin ngayon, mga kalalaps. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. So this is it, guys. Welcome back again to my YouTube channel. Ito na nga, guys, ang pag-uusapan natin is about sa sakit na tulo. So, ito yung ating pag-uusapan is gamutan sa sakit na tulo. At ano nga ba ang mga sintomas nating mararamdaman kapag tayo ay may sakit na natulo. So, andyan na yung akala mo is UTI lamang, yung akala mo is ano lamang, wala lang. Kasi kadalasan is walang sintomas na lumalabas. And then malalaman mo na lang is may sakit ka na natulo. So kailangan talaga natin ng kaalaman about sa sakit na tulo. About this, kailangan natin ng kailangan natin ng kaalaman. Kaya kapag wala kayong alam, so pwede kayong pumunta sa inyong doktor para mas malaman nyo at mas maagapan ang inyong mga nararamdaman. So yan yung mga dapat nating alamin at tandaan. So kailangan natin pumunta ng doktor para hindi na ito lumala. So gamutan sa tulo ng lalaki. Hindi lahat ng tulo ay mapaminsala sa iyong productive health. Ngunit kung hindi ito maagapan, gamutin, ay maaari itong mauwi sa mas seryosong kondisyon na mauwi sa isang hindi maganda. So kailangan talaga natin magpasuri agad sa ating doktor kasi mas matutulungan tayo ng doktor. So makakatulong ang sapat na kaalaman kung paano gagamutin ang tulo upang mapababa ang panganib nito. So kailangan talaga natin ng doktor. Kaya huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, like na sinasabi. Pumunta ng doktor, magpa-check up. So, mga kailangan mong malaman. Kapag ikaw may tulo. So, eto. Mga kailangan mong malaman nang magpunta ka agad sa doktor kapag gusto mong malaman kung ikaw ay masakit na tulo. Kapag nararanasan mo na to, makinig, masakit na pag-ihi, paliligo, at pakikipagtalik. Masakit na pag-ihi, pagligo at pakikipagtalik, and then may likidong lumalabas na hindi naman ihi o similya. So may likidong lumalabas na hindi naman ihi o similya. So umuumbok at namamaga na ari. And then pagbabago ng kulay at mabahong amoy mula sa ihi. So pagluduwal na may lagnat at pagsusuka. Yan yung mga sintomas na ikaw ay may sakit na tulo. So dapat din magpunta sa doktor kung sino man sa inyong dalawang magpartner ang may sakit na tulo. Kahit wala kang nararamdaman na sintomas, so posibilidad na ikaw din ay nahawa ng sakit na tulo. Kasi naging nagtali kayong dalawa, so posible ka rin nahawa ng sakit na to. So kailangan mo rin magpatingin sa doktor para mas magapan at hindi na lumala ang kondisyon mo. So pwedeng magamot ang sakit na tulo ng lalaki kung ikaw ay may kamalayan sa ganitong sakit. So kailangan talaga ay lagi kang may alam at kamalayan sa ganitong sakit na tulo. So ang mas mainam mong gawin is magpatingin agad sa iyong doktor para mas mainam at mas maiwasan ang malalang komplikasyon ng sakit na tulo. So mas maganda ay magpatingin ka kagad sa iyong doktor para mas mabigyan ka ng tamang gamot at maiwasan ang pagkalat sa iyong katawan ng sakit na tulo. Ito ay hindi basta-basta, so kailangan mo talagang patingnan para ikaw ay mabigyan ng tamang gamot at tamang reseta. And then nakakabawas din ng sakit na tulo kapag kaunti ang sexual sa pakikipagtalik sa iyong partner. So mas maganda, bawas-bawasan yung pakikipagtalik. So lagi ko pong sinasabi is mag-ingat po tayo at lagi po natin alagaan ang ating sarili para mas maiwasang kumalat ang sakit na tulo. Yan lamang, guys, and don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated. Thank you for watching. Mwah.